Ipasasara raw ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga negosyong nag-o-operate ng walang permit sa siyudad. Yan ang banta ng alkalde kasunod ng puna ng COA o ng Commission on Audit na maaring nalusutan ang lungsod ng mahigit 1,000 establishments na walang permit at hindi nagbabayad ng buwis. May report si Ivan Mayrina. Sa audit report ng Commission on Audit sa Maynila para sa taong 2018, pinuna ng COA ang Bureau of Permits ng lungsod. May 1,489 na business establishments daw ang hindi matatagpuan sa city database at maaaring nag-o-operate ng walang kaukulang permit. Dagdag pa rito, ang 5,432 na mga negosyo pa na may business permit pero walang barangay clearance na isang malino na paglabag sa local government code. Dahil dito ayon sa COA, maaaring nalulusutan ng lungsod ng mga negosyo na nag-o-operate ng walang permit at hindi nagbabayad ng mga kaukulang buwis. Sa tugon ng dating pamunuan ng Bureau of Permits ng Maynila, pinabulaan na nila ang findings ng COA. Nagsumiti sila ng mga dokumento na nagpapatunay umano na sa sinasabing mahigit 5,400 na mga negosyo walang business permit, 4,467 ang nakita na lang may permit sa kanilang file. Ibig sabihin daw nito, hindi accurate na gawing basihan ng barangay list. Ang sinasabi ng mga halos 1,500 na negosyong wala sa city database, mahigit 600 na nakita nila at ang ibang nasa listahan ng COA, malabo, paulit-ulit at hindi raw kumpleto. Halimbawa na lang daw ang City Treasurer of Manila. Bakit naman daw hahanapan ng business permit ang isang division ng Maynila? Sa gitna ng magkasalungat ng mga pahayag ng COA at ng City Hall, nangako ang bagong pamunuan ng Bureau of Permits ay pagpapatuloy nilang verification at inspection sa mga negosyo sa lungsod para masigurong lahat sila ay may mga kaukulang permit. May nilabas na rin daw na kautusan si Mayor Isko Moreno para padaliin ang paglalabas ng business permit sa lungsod. Si Mayor Isko nagbabala rin ipasasara mga establisimentong walang permit. Dalawang nabisto niya kahapon sa Lacson Underpass. If we see again, at least nasabihan naman sila, na naghihikayat sila ng mga establishment sa building nila na walang permit, idadamay namin yung buong mall. Isa pa sa mga pinuna ng COA sa kanilang report ay ang mahigit 17.1 million pesos sa parte ng Bureau of Fire Protection mula sa fire code royalty taxes na kinokolekta ng lungsod. Para sa isang lungsod na nagkakaroon ng average sa 2 sunog kada araw nung nakaraang taon, malayo sanang mararating na mahigit 17 million pesos, lalo na para sa personal protective equipment o PPE ng kabuang 450 na bumbero sa 14 fire stations sa buong lungsod. Katulad po ng ating mga PPEs na ginagamit ng ating bumbero na kapag pumasok sa loob ng sunog, ay shielded ka doon sa init ng apoy at saka yung self-contained breathing apparatus na kung saan yung mga tao na mamatay sa usok. Pero paglilino ng Manila Fire District, bago bumaba sa pwesto ang dating administrasyon, ay kabuang 14 na mamahaling firefighting equipment ang naibigay sa kanila. At sa ngayon ay unti-unti na rin na ibabalik ang hinahanap ng COA na mahigit 17 million pesos. What happened was, napasama po yon doon sa general account code nila. So meaning, hindi po na-separate. According to my collecting officer, gradually po ay meron naman na-retrieve. Ivan Mayrina, GMA News.